So if you have a domain name na binili mo sa Namecheap and if you want it to connect sa iyong ConvertKit account, then I will teach you how to do that. So hey friends, welcome back to my channel. So if you are new here, ako po si Francis and ako po isang photographer working on a cruise ship. You can find me also at francisalmores.com. So enough talking, let's get started. Okay guys, so nandito tayo sa aking desktop. Just log into your Namecheap account. Then sa account section, punta lang kayo sa dashboard. Then, makikita niyo mga domain na naka-register sa account niyo. Then, pili lang kayo ng domain na gusto niyo. And, sa akin, ang i-connect ko is yung this site. This domain, francisalmores.site. Click lang yung manage. Then, after that, punta lang sa advanced DNS. Then, on host record section, add lang tayo ng tatlong record. So, tatlong A record yan. Add lang tayo. Now, for the host section, lagyan lang natin yan ng at symbol. Then, the IP address, makikita natin to sa ating ConvertKit account. Okay guys, so sa inyong ConvertKit account, click nyo lang yung name nyo sa upper right hand. Then, click nyo lang yung account settings. Then, after that, click nyo lang yung domains. And dito kayo pwede mag-add ng mga domain. So, let's say add natin tayo ng bago. And yung domain na i-add natin, let's say copy lang natin to. Select lang kayo ng landing page na pwede nyong gamitin. Sa akin, this one, let's say. Then, makikita nyo, this one, unverified pa siya because itong value na to, yung mga number na yun, yung IP address na ilalagay natin sa ating Namecheap account. Copy lang natin yan. Then, lagay lang natin yung tatlo. Isa-isa. Then, save changes lang. Then, refresh lang natin yan to verify yung settings na ginawa natin. See, nag-verified na siya. So, it means nakakonnect na yung domain natin dito sa ating. Then, after that, all you have to do is save settings. So, pagkatapos natin ma-verify yung settings na ating IP address, all we have to do is save settings. And there you go guys, naka-connect na yung ating domain sa ating ConvertKit account and pwede na natin siyang gamitin sa ating mga landing page, mga forms, instead na default na ConvertKit domain ang gagawin natin is magagamit na natin yung ating sariling domain. Okay, so there you go. So hopefully may natutunan kayo in today's episode. So if you have any question, just leave a comment and I will try to answer that. And once again, you can visit me at francisalmores.com and thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye.